Magandang araw po sa inyo lahat mga kapatid, mga puso at mga kapamilya. Ayan, napakahalaga po nitong aking tatalakayin po sa araw po na ito. Wag na wag po ninyong a-skip sapagkat ito ay para po sa lahat ng mga kalalakihan. Lahat po ng mga kababaihan ay para sa inyo po itong lahat. Para po sa pag-enjoy po ninyo na mag-asawa. Ayan po ang ating pong gagawin po sa araw po na ito. Okay, napakarami po kasi guys na nagmi-message po sa akin papaano po ba mapapaligaya po ang inyong mga partner. Ayan, nagkukulang po sila ng tamang desisyon kung papaano po nila mapapaligaya po ang kanila po mga babae o kanilang mga partner sa buhay. Ayan po ang para po sa inyo po itong lahat. Okay, number one po ay kailangan pong aminin ng babae sa lalaki na hindi siya nasisiyahan sa kama para maiwasan ang pamimiki ng orga. Ayan, alam niyo na po yun kung ano yun. Huwag po na maglihim ang isang babae sa kanyang partner kung siya po ba ay hindi nasisihan sa ginagawa po ng kanyang kapartner. Ayan, ito po ay dapat itapat po sa kanilang partner kung siya po ay nasisiyaan o hindi para alam po ng lalaki kung ano po ang dapat po nilang gawin. Okay, number two po is magkaroon po ng panahon para sa foreplay. Ayan, napakahalaga po nito kasi dapat is magpapainit po muna ang pariho. Ayun, pariho po kayo guys na magpapainit po muna bago sumalang sa pakikipag. Yan, alam niyo na po yun. Hintayin po munang tumaas po ang inyo-inyo pong libido. Yan, alam niyo na po guys. Kailangan tumaas po muna ang inyong mga libido para sa mas masayang pakikipag. Yan, napakahalaga po ng kailangan mag-foreplay po muna kayo. Magpainit po hanggang sa tumaas po ang inyo pong mga libido. Okay, number 3 is magkaroon po kayo ng time. Ayan, magkaroon po kayo ng time, lalo-lalo na sa mga kababaihan, sa mga kalalakihan, na mag-practice po. Okay, number 3 guys is magkaroon po ng time o pagpapractice po sa sarili. Ayan, ganito po ang paraan para malaman mo kung saan ka mas mag-i-enjoy. Pagka alam nyo na po kung saan po kayo mas masaya, saan po kayo nag-i-enjoy, is mas madali nyo na pong sabihin po sa inyong mga kapartner kung ano po ang kanila pong dapat na gawin. Ayan na po guys, number 4 na po tayo. Okay, subukan bumili ng sex toys. Ayan, iniba-iba ko lang po guys para hindi po tayo maano. At mag-practice po habang kayo po ay mag-isa sa inyo-inyong mga kwarto. Okay, number 5 guys is hanapin ang nababagay na sex wall. Ayan, tugsungin nyo na lang guys. Is position sa inyo. Ayan, kapag na-discovery kung saan ka mas masaya, ay mapag-uusapan ninyong mag-partner. Ayan, napakaganda po ito guys, kaya gawin po ninyo yon. Okay, sa ating number 6 is kailangan nyo ito mga kalalakihan. Ayan ha, dapat po na maging pasensyoso kayong mga lalaki o tayong mga lalaki dahil mas matagal makaramdam ng orga SM ang mga kababaihan. Ayan, kailangan ano ang ating pasensya sa mga kababaihan. Okay, number 7 is hilingin sa iyong kapartner ang ORAL. Ayan, idugsong nyo na lang guys. And then SEX. Ayan, para malaman kung paano mas magiging enjoy sa pakikipag. Yan. Sana po ay nakatulong po muli ako sa inyo sa mga naghahanap po ng kung paano nga po ba mas mapaliligaya po ang inyong mga kapartner. Magandang araw po. God bless.